40 pesos. Okay na po. Okay, thank you. Thank you. Ayan. At ayan nga po, mga ka-therapy. Okay lang kayong dalawa. Unahin nating bigyan si Nanay Nenet. Ay, Nanay Tess. Ayan nga po, mga ka-therapy. Ang una po nating bibigyan si Nanay Tess. At ito, ating mga foging mababait. masipag na mga na delivery. Ayan, surpresahin natin si Nanay Tess. Dito muna yung isa, dito ka muna yung isa, ha? Tao po. Hi, Mommy! Kamusta ka? Ito, mabuti. May regalo sa'yo. Re-repair. Ano nire-repair mo po? Lababo. May regalo ka po, isang sakong bigas. Meron din po siya. At isang litsong manok. Kunin niyo po yung isa. Wow. Kunin mo po yung isa. Ayan, pamasko po yan, Mami, kasi ang sponsor natin ay natuwa sa inyo dahil sa pagmamahal niyo po kay Nanay Siling. Ayan, pakipasok po muna. Yung isa dito, ilapag mo muna dito. Ayan, kamustahin natin ang buhay ni Nanay. O kayo, baka may magustuhan kayong damit dito, may ukay-ukay dito. Ayan. Ay, may dog lover din si Mami. Dog lover din. Ito, upang gagawa ko kasi. Anong ginagawa mo, Mami? Lababo. Nandiyan po ba si Nanay Siling? Oo. Ay, nagpapagawa ka? Kamusta po ang tubig niyo dito? Balon kami. Ay, may balon kayo dito. Diyan umiigib si Nanay? Tingnan, pwede ko po bang makita ang balon? Mami, dito umiigib si Nanay Siling? Ibig sabihin, ang layo, no? Kawawa talaga si Nanay Siling. Dito mga ka-therapy, umiigib si Nanay Siling. Tingnan nga natin. Ay, ito ba hindi pa bulok to? Hindi naman. Ay, shocking. Ayan, mga ka-therapy, ang iniigiban po ni Nanay Siling. Bali, nililibre nyo na po siya sa tubig. Oo naman. Minsan nga sabi ko, dito ko maglaba ay ayaw. Ano po ba, Mami, sa tingin mo ang mas maganda natin gawin kay Nanay Siling? Kasi ako, itong mga huling nakakasama ko siya, nakikita ko talaga na may problema na talaga siya sa pag-iisip. Meron nakita ko po. Kasi nung naglinis po ako nung nakaraan sa bahay niya, mga bulok na tinatago niya, mga kanin, itinatago niya lahat yun. Kaya habang umaalis siya, tuwing aalis, nag-uwi siya nun. Punong-puno yung dapugan niya doon. May uud na, may mga ano na. Ano kaya ang maganda nating gawin? Eh, hindi pa tayo masyadong makakahimasok dyan. Oo. Kasi, ang gusto niya, oo, ang sabi sa kanya, pamamana daw sa kanya yan. Totoo kaya yun? Yung nga, hindi ko alam. Kasi sabi ko, halimbawang ibigay sa iyo yan, dalawa tayong magtitinda dyan. Oo. And then, yung asawa mo at saka yung kapatid niya, din sa may harapan. Oo. Magkonting tindahan ba? Oo. Tapos kami naman dalawa, ay gusto niya magluto-luto. Sabi ko, doon tayo sa kabila. Magluluto-luto tayo. Oo. At saka yung iba nakahangin, yung mga damit-damit ba? So, temporary, Mami. Una, kung gusto ni Nanay Siling na magtinda, wala namang bibili sa kanya. Dahil una, madumi ang kuko. Hindi. Yan sa parting ganyan, ako gagawa. Kaya wow. Na natin yan. Kaya hihingin ko, Mami, ang tulong mo. Para kung paano natin ma-convince si Nanay Siling na maging yung maayos. Mm-mm. At saka yung kubol na yon, sabi ko, pag daw nakuha niya yung bahay na yan, lahat ng gamit, ilalagay niya doon. So, aalisin niya ang kubol na yan. Kaya pinipilit kong, punta mo na yung mag-anak mo. Yung mapinipi, sinususunod ko sana. Opo. Sabihin niya kung sa iyo yan o ano, pag sa iyo, kunin mo na yung susi at diretso tayo maglinis, mag-ganyan diyan, mag-display ka para makikita ng ano. Pero hindi naman sa pag-ano, pipilitin ko ha, pero hindi siya sabi. Pipilitin ko maging maayos yan. Sa tingin niyo po ba, Mami, kailangan pa ni Nanay Siling ng gamutan sa psychiatrist? Pwede.
kailangan. Kailangan. Kasi hindi normal yung mga ginagawa niya na sa paniniwala niya ay maayos. Hindi siya normal. Kagaya nung ano, yung sobrang kalat. E tayong mga normal, naiinis tayo sa kalat eh. Hanggat maaari ayaw natin ng may nakasagabal. Hindi, gagamitin ko dyan. Ito, ano nga, naiinis ako yung mga sabi-sabi na ganyan. Opo. Sabi ko, ano ba yan? Hindi ito yung mga gano'n. Sabi ko, alisin mo na yan. Papalitan ko yan. Kumuha ka ng marami dyan. Oo. Huwag yan ang ganyan ko yan. Wala pa rin. Ando na sa sako yung mga pinagkukuha niya. Ay, nakaraan yung basurang nakuha ko doon, dalawang sako. At saka kalahating urukan. Lahat yun, ano, karamihan doon mga bulok na kanin. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kanin. Tapos, nakasabit na yung tinapay niya. Bulok na rin. Sabi ko, mami, itaponin. Hindi. Eh, papakain ko pa to sa aso. Eh, ang aso ko nga, mami, kahit bagong luto na kanin, pag walang ulam, di kakain. O pa, paano pang panis? Hindi, yun nga siya. Hindi naman siya inaano ko. Bagay, hindi lang naman ako nakikinabang. Opo. Lahat ng mga nung pag may pera yan eh. May hawak na pera yan, bibili na 20 pieces. Kaya ako nasabi, 20 pieces na yung mga tinapay na tigil 5 piso. Oo. Bibili yan. Ang dami mo naman tinapay, bla 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 bla. Alam mo nung gano'n, nagagalit din ako. Hindi, kasi tatlong araw akong hindi lalabas, ganito, gano'n, parang stuck niya. Ni-stuck, kaso nga, huwag naman magagalit. Mga matitigas na. Di ba dapat malambot? Ano na, adapok na, gano'n. Kasi ang tinapay, parang mula sa pagkakagawa, may ano din yan, may hangganan din yan. Oo, kaya, walang magagawa. Oo. Ay, may nasusunog? Ay, salamat ha, salamat. Ayan, nakaka-therapy. Ang paligid ni Mami dito, ayan, may balite, nakaka-therapy, oh. Napapalibutan si Mami ng preskong hangin, may kawayan, may eto, may balite, ah. Ayan. Oh, nice place. Malaki ring bahay. Hindi natin alam kung ito ay sarili ni Mami. Mami Ninet? Doon po tayo banda. Uy, boys, tingin kayo, baka may magustuhan kayo dyan. Mga okay-okay yan, magaganda. Bali, sa ano po ang mami, ang maipapayo nyo sa amin na mga tumutulong kay Nanay Siling? Kung ano ba ang sa tingin mo na adjustment namin? Kasi mas kilala nyo si Nanay Siling. Si Benji nga, sabi sa akin. Nag-iigib siya. Oo. Ano lang? Natanggal na. Naku, malayo po matanggal yun. Di, hinay-hinay lang. Kasi hindi natin basta. Hindi, once na makuha natin yung bahay na malaki, baba na natin paglilinis. Ah, ibig niyo pa sabihin, paano niya nalaman na i-award sa kanya ang bahay? Yun ang sabi niya. Yun ang narinig nila. Nakausap mismo ni Nanay Siling? Oo, yung may-ari. Iniintay niya nga rin. Siguro mas maganda kung makakausap din natin para tulungan eh. Ibig sabihin, tumutulong siya magbigay ng bahay. Tutulong tayo maiayos si Nanay Siling. Karatang ba sila ni Tatay Dante doon? Pangasin. Oo yata. Kasi one time, Mami, parang gusto kong mangyari na pupunta tayo ng Pangasinan kasama ka. Che-check natin yung mga kamag-anak niya doon. Ikaw. Ganun ang gagawin natin. Kasi ang main goal natin dito ay maging maayos si Nanay Siling. Oo, ikaw. Ganun. Ako naman din mo sa pag-ano, pagtungkol kay Siling kahit papano, gagawa rin ako ng paraan paano pa maka-adya. Oh. Yan ganun. Ate, ha, sama ka. Sama kami. Sabi ko, titignan mo. Ikaw naman. Sayang, nun sa Jollibee. Kasama. Kumain kami nun eh. Nawala pa yung pinamili namin. Dahil umihi lang ako saglit. Iniwan ko siya saglit. Nawala. Ayun, Mami. Magre-request na lang po ako sa inyo na kung ano po yung... Hindi naman po kayo umaalis dito, madalas. Hindi naman ako madalas. Oo. Umaalis. Total ka, ikaw ay may tiwala sa'yo si Nanay Siling. Ang sabi nga niya, takot siya sa'yo. Iba ka raw magalit. Hindi, yung sabi niya sa akin. Sabi mo sa kanya eh. Tama lang yun. May kinakatakutan siya. Kakampi kita. Oo. Pero pag mali ka, kaaway kita. Mm-mm. Kasi misang may salita siya, makinikilo siyang mali. Oo. Eh, nagsusumbo nga siya dito sa isang kaibigan ko. Oo. Kaibigan namin, oo. Ayoko kay Ate Tess, palagi ko siya nila sa'yo. Oo. Edi, Mami, sa tingin mo, kailangan natin siyang dalhin sa doktor? Hindi pa payag yan. Sa, ikaw po, ano po ang mai-advise niya sa akin? Kung paano sa natin gagawin? Sa psychiatrist niya, yun ang gusto ko, yung utak niya. Sa psychiatrist? May gamot po yan eh. Sa psychiatrist lang ang kailangan sa kanya. Ano po yun? Pakikipag-usap lang? O may gamot talaga siyang dapat i-take? Kung gamot, hindi mag-take ng gamot yan. Anong paano natin kaya siya matulungan? Ayaw niya magpatingin sa doktor eh. Ikaw po, bilang kaibigan, ano po ang magandang gawin natin sa kanya? Hindi ko nga malaman, nahihilo ko dyan. Kasi kailangan niya talagang patingin sa doktor. Yun po talaga, 100% yun. Oo. Pagtapos, hindi naman natin,
Bakit tingin lang tayo, sasabihin pa nga tayo, si Benji, hindi punta tayo sa doktor. Kausapin, dali mo din yung doktor, ako kakausap sa kanya. Buti hindi ka pa nagaganan niya. Wala, hindi, never ko pa siyang inoffer ng ganyan kasi. Si Benji, kasi inobserbahan ko siya kung gaano nakalalim ang depresyon niya. Pakikipag-usap, sa time na nakasama ko siya, dito ko lang nalaman na mas malalim nung nakita ko yung tubig na iniipon niya na sobrang baho. Doon ako na ano na malalim pala ang depression niya. Eh, katuwiran niya, mahirap mag-igib. At sa, oo, pwedeng maligo ng tubig ulan. Naligo siya kahapon ng umaga. Ay, pinaligo ko sa bahay yun, di ba? Hindi, kahapon ng umaga. Di ba, nung isang araw kayo? Kahapon ng umaga, saling! O ba, naliligo, alay ka! Preso mo yung buho niya. Uy, sige. Ewan ko lang, ha? Nung na-experience siya siguro sa bahay ang maligo. Kasi minsan, huwag nung magagalit. Dito natulog yan. Ate, maliligo lang ako. Sige, andyan ang tubig. Yung nga, maligo. Ganyan-ganyan lang. Baka nag-giniginaw po siya. Eh, hindi natin alam. Ininitan ko ng tubig sa bahay yan eh, yung maligo. Hindi ko alam. Eh, kasi nakita ko eh. Kaya ako nang binanggit. Tawa si Ate. Eh, kaya nga, takusahan yan. Dahil talagang kung ano yung maligo. Ayan. Magpasalamat ka muna, Mami, kay Ma'am Special Lady. Siya po yung nagbigay sa inyo ng isang sakong bigas at saka bright. Ma'am Special Lady, thank you very much po. Sa mga biyayang binigyan niya sa amin, isang habang bigas, at saka po yung lechong manok. Okay. May tanghalian na kami. Maagang pamusta po yan sa inyo. Alam niyo, Mami, tuwang-tuwa sa inyo si Ma'am kasi nakita niya na sobrang bait niyo kay Nanay Siling. Sabi niya, nakita niya sa aking vlog na iba ang malasakit mo sa kanya. Tuwang-tuwa talaga sa inyo. Kaya sabi niya, bigyan mo ng bigas si Mami Tess. Mami Tess, ganyan, ganun. Ayan, salamat. Yan po.